So today, special siya and isang to sa pinaka-ma-effort ngayon, no, ng vlog ko. Kasi kami talaga nagluto nitong mga nakikita nyo ngayon. Today, ang gagawin natin ay mukbang plus Q&A. And may special tayong kasama ngayon, ang aking kapatid na si Raven! So, ito po ang kapatid ko, mas bata sa akin ng isang taon, Raven Kirsten ang pangalan. And ngayong vlog ko ngayon, special siya kasi pinaghirapan namin siya. Kami talaga yung nagluto at bumili nitong lahat. And yun, thank you po sa sponsor namin, no, si Mami. Binigyan niya kami ng 2K pambili ng lahat ng to. So, na-manage namin siya. So guys, magsimula na tayo and let's grow! So yun guys, disclaimer, hindi po namin kakainin tong tahong kasi kahapon pa namin siya binili and dapat pala niluto siya agad. So yun, para safe, di na lang namin siya kakainin. Display lang namin siya, so sabay-sabay tayo maglaway dito. Ayan, so start na. Ito unahin ko, chicken wings. Kain. Si mama lang pagkain. Kami talaga naggawa nito ang chicken wings, no? Sinerge lang namin sa Facebook. Sa YouTube. Habang kumakain kayo, pili na, kayo. Hindi, pwede siya mumura na yung sa'yo. Masarap kang luto na. O, ituro nyo na lang ako magbubukas. Ito? Ito na. Yung kay Ate Raven. Intelligent! Nakasulat sa papel, tapos mamimili kami kung alin doon. Tapos, i-debate namin siya. Parang, kunyari, mapili ko ay beauty, or napili ko nga beauty, yun yung ipagtatanggol ko or paglalaban ko. Tapos, ganun din sa akin. Okay. So, lahat lang po to, opinion lang, friendly debate lang to. Baka seryosohin nyo, guys. Sorry, kung may ma-o-offend, wala kaming choice, kundi ipagtanggol yung mapili namin. So, yun. Beauty sa akin, so intelligent. Para sa akin, mas maganda yung beauty. Beauty inside and out. Kasi ano ka, puhunan mo ganda, plus mabait ka pa. May maralating ka sa buhay para sa akin. Ikaw. Intelligent, no choice eh. Ano? Intelligent, syempre, kapag ano, gifted ka na, pagiging matalino talaga, yung tipong... Kapag may mathematics tapos alam mo na agad siya gawin, yung algebra, calculus, niya. Sobrang laki ng, ano mo, ng advantage mo sa klase kapag gagano'n. Kasi, lalo na, pwede mo pang i-share yung intelligence mo sa ibang mga tao. Pwede kang magturo, turo mo yung mga classmates mo. Para kasi sa akin, ito ha, sa totoong mundo, ganito na ngayon eh. Pag maganda ka, mabait sa'yo yung mga tao. Yun yung advantage mo. Na parang di mo na kailangan mag-effort kasi maganda ka naman. So, pakikitunguhan ka ng mga tao, parang sila yung mag-a-adjust sa'yo. So, mas maganda yung beauty. Mas maganda yung intelligence. Kasi, yung beauty, pwede mong i-enhance yan. Pwede kang mag-makeup, ganyan. May pera ka pa rin, okay ka, walang problema doon. Pero yung intelligence, yun yung katangi-taking gift ni Lord na hindi mawawala sa'yo. Wala ako na. Ayun. So, comment kayo kung ano ba lang sa tingin nyo. Beauty or... Basta para sa akin, beauty, kasi ito na yung mundo natin eh. Mas mabubuhay ka kapag may ganda ka or kapag yun, maganda ka. Mas madali na sa'yo mabuhay sa mundo. So, beauty ako. Ako hindi. Kung hindi ka maganda, for instance, hindi ka maganda, feeling mo hindi ka talaga maganda, hindi pong pang ano, pang mga beauty pageant, pang artistahin din yan, average lang. Pwede kang mag-aaral ng mabuti. Doon, may mas mararating ka pa, diba? Mas may benefit pa yung pag-aaral mo ng mabuti kesa gawing puhunan yung physical appearance. Para sa akin, mas maganda talaga yung beauty inside and out kasi nga, mas madali mabuhay and tsaka ano, ay hindi.
mas madaling mabuhayan at the same time, yun yung kailangan mo eh. Survival mo yun. Para sa akin. Ay, opinion lang nila. Para. Ikaw naman pumili una. Wala din akong choice. Ikaw na. So, second question na yan. Gagay. Sa'yo, ate, enhancement the beauty. Ikaw naman, ate, David. Para sa akin, kung saan ka comfortable or kung saan ka masaya, doon lang, pa-enhance ka lang. Kasi, doon ka masaya, doon ka confident, so why not, diba? Compare naman sa natural beauty na parang nidegrade, pa-enhance kasi nagpa-enhance sila. Parang bakit? Eh kung doon sila masaya, ba't mo pagbabawalan? Para sa akin, natural beauty palagi. Kasi yun na yung binigay sa atin ni Lord. Kung ano yung, kasi di ba sabi nga doon, kinunlap niya tayo na naaayon sa liking niya, sa gusto niya. It's been, ginawa ka ni Lord na ganyan na yung ulap. Diba? Kaya dapat magpag sila. Pero kung wala ko, di ako against sa mga enhanced beauty. Kaya nga enhanced kasi pinapaganda mo yung binigay. Para naman sa akin, paano kapag yung isang tao hindi talaga niya tanggap yung sarili niya kasi na-insecure siya? Na kailangan niya talagang, tingin niya kailangan niya may baguhin. Kaya siya nagpa-enhance. Alam mo yun, para mawala na yung trauma na binigay sa'yo dahil binubuli ka, tapos napapasama ka dahil hinuhusgahan ka dahil sa itsura mo. Kung tingin mo, gusto mo magpa-enhance, go lang. Walang masama doon. At saka kahit pa anong itsura mo, mahal ka ni Lord. Para sa akin. Kahit pa anong ayusin mo sa sarili mo. Basta ang mahalaga, mabuti kang tao. Ako, mas pipiliin ko pa rin yung career. Kasi minsan yung love life, confusing siya. Lalo na hindi mo pala nakita yung totoong taong para sa'yo. Pang pa-slow lang sa buhay. Alam mo yun, minsan may mga bagay na hindi mo magawa kasi nga ganito gawa ng partner mo. Pero kapag career yung inuna mo, mas malalabas mo yung sarili mo. Yung mga talents mo, kaya mo pang gawin. Kaya mas gusto ko career. Lalo na kapag toxic yung napunta sa yung partner. Ako, love life. Ito walang choice. Kasi, meron kasi nga, no, hindi sila masaya sa buhay nila mag-isa. May mga tao ganun. Hindi sila masaya mag-isa. So, atin, sinagano sila ng partner sa buhay para i-pursue yung career nila ng sabay. Pero since love life ako, ano yung love life? Ayun, love life. Kasi maganda rin yung parang meron kang kasama sa buhay. Meron kang source of strength bukod sa pamilya mo. Lalo na kung hindi ka okay sa pamilya mo. Kaya, meron ding mga times na ginagalingan nila sa pag-aaral, sa trabaho, nagkakaroon sila ng inspiration. Sarap! Gutom na ako. Story yung mas natural lang. Pero yung filter.
mas maganda yung natural. Kasi kapag natural lang yung picture mo, ibig sabihin, proud ka sa sarili mo. Na tanggap mo kung ano ka. Hindi ka na insecure sa itsura mo kasi itsura mo na ganun. Kasi nga, mahal mo yung sarili mo. Kaya mas sakit, mas maganda natural kapag yung picture ka. Ako naman, with filter. Kasi merong times na hindi ako na okay sa itsura ko. Gumagamit ako ng mga filter sa IG, ganyan. Tsaka, mas ano, mas confident yung mga tao na mag-post sa stories nila, sa mga idea nila kapag may gamit ng filter than raw lang na picture. Ayun, tsaka yung mga ano, yung mga photographer, di ba, pag may mga debut, gumagamit sila ng filter para ma-enhance lalo yung kapaligiran, yung retrato na nakuha nila. Naka-zoom in. Nakita yung pagkain. Bata-bata, pig. Sarap kumain. Ikaw na lang. Left. Nangyayari sa mundo. When it comes to political, the way they dress, the way kung paano sila mag-isip or magplano. Parang mas advanced na kasi syempre with the help of technology, mas lumalari yung kaalaman nila. Kasi madali lang naman mag-search sa internet. Yun, marami kang pagkukunan ng information. Unlike before na halos wala. Parang kulang yung communication before. As in, kung meron man, as in, pahirapan pa. Pero ngayon, one click away lang, madali na. Tapos, mga pagpapasa-pasa ng information, madali na din. Kaya siguro, mas maraming ano, alam na ngayon yung mga kabataan ngayon compare noon, kasi limited nga lang. Creative na kasi ngayon din, di ba? Parang marami ng imagination, marami ng kaalaman. Yun. Creative na yung mga tao ngayon, mga kabataan ngayon. Ayun, sa akin old. Kasi, yung way of thinking ng mga old is, parang reserved sila. Parang ganun. Yung terms nga, katulad ngayon sa panliligaw, ganyan. Diba ang mga parents natin ngayon, mga strict, hindi basta-basta bumapayag na magkaroon ng suitor or jowa yung mga anak nila. And, feeling ko, hindi impulsive yung mga old generation. Nag-iisip muna sila bago sila gumawa ng action. Para naman saan, kaya maraming demand kasi nga they know how to value themselves. Na parang hindi ko to deserve kaya kailangan ko ng ganito. Bibiliin, anong sayo? Kung tayo, ikaw mismo. Gen Z. Ako? Pagdating sa music, old ako. Pero yung mga way of thinking. Siguro ngayon, kasi ngayon yung mga kabataan ngayon, alam na nila na deserve nila yung magandang future para sa kanila, yung magandang government. Akin, both. Diba? Both sa akin, if ever, ako papapiliin. Kasi pwede mo rin ma-apply yung mga old generation at saka sa ngayon. Pwede pa rin yun eh. At pwede ka pa rin naman kung millennials. Maganda din ang millennials. Both para sa akin. Basta yun. Yeah. Yung kamas sa side ko. Expectation kasi masyadong cruel reality. Masyadong masakit. Tayo yung mga tao, hilig tayo sa mga expectations, di ba? Katulad ng pag may gusto tayo, excited tayo bumili ng phone,
nag-expect tayo agad ng, ah, ganito yung itsura ko pag hama ko yung phone, ah, ganito yung ano ko pag ano kami ng bago ko, bagong gadget, ganyan. Which is okay naman kasi ito yung parang nagbibigay sa atin ng hope or ng joy, itong expectation na to. Kaso nga lang, yung ang masakit, yung reality. Diba? Parang naman sa akin, since reality yung nabunyot ko, so, mas maganda kasi kapag ano eh, kapag ang perspective mo ay dun talaga sa totoo, less na masasaktan ka pa. At saka pag tinanggap mo na ganito na yung realidad ng buhay, mas ano kayo, makakapag-move forward ka, alam mo yun. Gaysa naman sa niloloko mo yung sarili mo na, ay baka ganito yung ano, baka ganito siya sa akin, baka ganito yung mapupunta sa akin. Pero hindi ka sure rin, so dun ka sa reality na, ala baka hindi ako maano, baka hindi ako matanggap pala, anong gagawin ko? If ever naman na matanggap ako, anong gagawin ko? Yun. Kailangan dalawa perspective mo. Yung consequence at saka yung anong plan mo. Para sa akin. Mas maganda yung realidad. Minsan makakaranas ka ng sobrang hirap or malalagay ka sa face na hindi maganda. Tanggapin mo, realidad yun. Ayun, hakan nga, di ba? Expectation. Kasi kung tatanggapin mo yung sad or cruel reality, di ba, the world would be so dull. Parang ang boring. Parang wala man lang, parang wala man lang kikiti. Parang hindi ka man lang makakaramdam ng excitement, ng hope. Pagka masyado kang ano sa reality, maging ano ka naman, maging daydreamer, ganun. Ayun. Ayun, guys. So, ito, kainin mo. Bakit? Hindi ginagat ng okra. Guys, matigas po yung okra. Yung okra parang lapis. Kasi tigas ng lapis. Okay, who's most likely na tayo? Wait, nakagatan ko na yan eh. Sabuy ka. Ayun pa naman ang pinaka-ayaw ko sa lahat. Nakakainis na nga si ate. Ayaw ko na nga magmukbang. Oh no! Tawagin mo nga. Ah, sige. Ma! Di natuloy yung vlog. Nag-inarte si RC. Ewan ko doon, kumakain kasi kami tapos kinagatan ko yung okra. Tapos binigay ko sa kanya, hindi ko kainin niya. Tapos sinawak-hawakan niya. Niloloko ko lang. Ayaw na bumalik. Ma, pagalitan mo na. Sabi mo si Mami. Pipatay ako kay Mami. It's our time, 1, 2, 3, bro! At patay ako sa nanay ko. Dinaway pa namin si Mami. Pero totoo yan, ayoko talaga yung may laway. Tapos, nung una, inabot niya sa akin yung okra. Hindi yun prank, hindi yun scripted pala. Tapos, sabi ko, ano to? Tapos sabi niya, may laway ko na yung kinagatan. Binato ko talaga. Pero hindi ako nagalit. Tapos, sabi niya, paano ka? Tapos, it's a prank. Prank ka lang, hindi po ako ma-out. Baka mamaya iba siya ko. Sabihin ang arte ko. Pero totoo, ayaw niya sa laway ng iba. Ako, kapag ininuman mo to, inumin ko pa din. Nag-chat si Mami? Hindi. Sabi ni Mami, ano problema? Asan ka? Mami, nakakainis si ate. Nakakabastos lang. Ha? Nagbibigay sa akin yung okra, tapos nilaway-lawayan na. Kumbuti sana lang malawayan lang, kaso di nila dilaan pa eh. Nuga?
mo to nang iirap. Ma. Ma. Kasi to pwede naman kasing kumain ng mapayapa. Pumayag na nga akong sumali sa vlog niya. Sabi mo kasi, Mami, bloopers eh. Yan tuloy yung pumasok sa utak niya na bloopers. Ma, tingnan mo kasi to, ito oh. Tingnan, ito nga yung tinutukoy ko, tingnan mo. Buksan mo yung camera. It's a prank! Ang pangit i-prank ng mga. Sige na, sige na. Sige na, mababay. Ay, Mami, ingat. Love you. I love you, ingat. Di ba po ako nakapag-outro? Mag-outro pa, ma. So, that's it, guys. Hindi namin naubos yung mga pagkain dito kasi ano, hindi na namin kaya. Sobrang busog na namin. Ang hirap pala mag-ganto. Ang hirap mag-mukbang kung hindi order. Lalo na kung ikaw talaga yung gumawa. Kasi sabi, ba't na ba kasi kayo gumawa? Wala, kasi gusto lang namin maano, mag-effort, mag-try. At ma-appreciate niya sana yung ano, vlog ni Ate. Vlog ko, vlog na. Bago pa lang matapos tong video ko, gusto ko mag-thank you sa family ko, syempre. Tinulungan nila akong mag-prepare sa mukbang ko. So yun, thank you sa lahat din para nag-suggest kung ano ba yung imumukbang ko. Thank you po. Thank you so much. Pati yung kaibigan namin nagpahiram ng pang-ihaw. Thank you. Diba ang effort? Ang dami tumulong. Dami nagmamahal sa akin. Sobrang swerte ko. Again, dun sa debate kanina. It's just an opinion. At syempre, kailangan may ma-ebas. May masabi lang. Ganun. Sana nagustuhan nyo. Sana nag-crave kayo. Sana napasaya namin kayo. Don't forget to love yourself. Love your neighbors. Be open for changes. And let's grow!